Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacañang Press Corps. Bukas, a-uno ng Marso 2022, ay ang siyang unang araw ng implementasyon ng Alert Level 1 sa Metro Manila at sa 38 pang mga lugar sa Pilipinas. Sa mga lugar na nasa Alert Level 1, salamat po sa inyong kooperasyon at pagsunod sa minimum public health standards. Pakikipagbayanihan para makapagpabakuna o magpabooster at sa mga sakripisyo na inyong inialay, malampasan lamang nating itong pandemya. Nakarating po tayo dito dahil sa inyong lahat. We are seeing the same levels of cooperation in other areas and observing the same patterns of progress even in areas that are still under Alert Level 2. And if these are sustained, we are confident that more areas in the country will be placed under Alert Level 1. To recap po, ano-ano ba ang mga kondisyon na ginamit para maibaba sa Alert Level 1 ang isang lugar? Una, minimal hanggang low risk classification. Pangalawa, kailangang mas mababa sa 50% ang total bed utilization. Pangatlo, kailangang 70% ng target population ng isang lugar ay fully vaccinated. Pang-apat at panghuli, kailangang 80% ng target A2 population ng isang lugar ay fully vaccinated. That being said, please allow me to reiterate what we announced yesterday. Metro Manila and 38 other areas will now be under Alert Level 1 starting tomorrow, March 1, 2022 until March 15, 2022. Isa-isahin po natin ang mga lugar na ito. Abra, Apayao, Baguio City at Caliga sa Cordillera Administrative Region. Tagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan sa Region 1. Batanes, Cagayan, City of Santiago, Isabela at Quirino sa Region 2. Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga at Tarlac sa Region 3. Cavite at Laguna sa Region 4-A, Marinduque, Puerto Princesa City at Romblon sa Region 4-B, at Naga City and Catanduanes sa Region 5. Samantala, sa Visayas, nasa Alert Level 1 din simula March 1, 2022, ang Aklan, Bacolod City, Capiz and Guimaras sa Region 6, Siquijor sa Region 7 at Biliran sa Region 8. Samantala, sa Mindanao naman, ang Zamboanga City sa Region 9, Cagayan de Oro City at Camiguin in Region 10 at Davao City sa Region 11. Makikita naman sa inyong screen ang mga lugar na nasa Alert Level 2. Ayan po. Mahigit pong paalala sa lahat, ipagpatuloy pa rin po natin ang pagsusuot ng face masks sa loob at labas ng mga pampublikong lugar at masisikip na kinaroroonan kahit nasa Alert Level 1. Maliban na lamang kung kumakain o umiinom, naglalaro ng sports sa lugar na may sapat na ventilasyon tulad ng high ceiling courts, at nag-e-ehersisyo sa labas where physical distancing can be maintained. Luluwag po ang mga patakaran sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1. Ang lahat ng opisina, pribado man o gobyerno ay maari nang mag-operate ng 100% capacity. Para magkaroon ng malusog at tigtas na workplaces, kailangan aktibo ang ating safety and health officer. May contingency plan kayo? May good air exchange na naayon sa DOLE guideline? Sumusunod sa hand hygiene at may maayos na sanitation facilities? Sapat ang visual cues at signages? May mekanismo
para sa agarang care at referral systems. May nakatalagang structures para sa active transport. Smoke-free po at vape-free na mga pinagtatrabaho ang lugar. Nakahandang tumugon sa mental health at psychosocial care concerns. At mayroong health and safety education materials. Sa mga lugar ng trabahong nasa ilalim ng Alert Level 1 pa rin, hindi na po nire-rekomenda ang pagkakaroon ng footbaths, disinfection tent, misting chambers or sanitation booths, pati temperature checking bago makapasok at pagsulat sa health declaration form. Dahil sa ating pakikipagtulungan, maaari na nating luwagan ang mga nakasanayang mahigpit na patakaran. Samantala, optional naman ang paglalagay ng plastic barriers, paggamit ng digital apps tulad ng Stay Safe, pagpapatupad ng alternative work arrangements, at pagpaskil ng safety seal. Dahil 100% ang work capacity, ang mga pampublikong sasakyan ay papayagan na ring mag-operate ng 100% capacity kung ang biyahe ay sa mga lugar na nasa Alert Level 1 lamang. Tanong, paano kung magkaiba ng alert level ang dalawang lugar? For public land transportation, ang susunding kapasidad ay yung mas limitado ang pinapayagang sakay na pasahero. Halimbawa, kung ang bus ay galing sa isang lugar na Alert Level 2 at papunta sa lugar na nasa Alert Level 1 or vice versa, ang mas mahigpit na patakaran ng Alert Level 2 ang susundin. Again, this is for public land transportation po. Samantala, para naman sa aviation, maritime, at rail public transport, operating in and out of Alert Level 1 areas, the passenger capacity will be at 100%. Kaugnay pa rin sa pampublikong transportasyon sa Alert Level 1, yung no vaccination, no ride policy will not be implemented sa Alert Level 1 areas. Hindi na rin required ang S-Pass o yung Safe, Swift, and Smart Passage para sa interzonal travel. Samantala, on mass gatherings and on access to indoor establishments, ito po ang patakaran. Kahit nasa Alert Level 1, ay patuloy na kailangan magpakita ng pruweba ng full vaccination bago payagang sumali sa mga mass gatherings o pumasok sa mga indoor establishments ang sinumang nasa edad 18 pataas. Naka-flash po sa inyong screen ang mga establishmentong aking tinutukoy. Isa-isain po natin. In-person religious gatherings, gatherings for necrological services, wakes, interments, and funerals for those who died of causes other than COVID-19 and for the cremains of the COVID-19 deceased. Lahat ng indoor dine-in services of food preparation establishments katulad ng kiosks, commissaries, restaurants, eateries, para naman sa outdoor or al fresco dining at takeout channels, hindi na kailangan ng proof of full vaccination. Lahat ng indoor care or personal care establishments gaya ng barbershops, hair spas, hair salons, nail spas, aesthetic, cosmetic services or procedures, makeup services, salons, spas, reflexology, and other similar procedures, including home service options. Yung fitness studios, gyms, at mga venues para sa exercise at sports, ayan po, kailangan pa rin ng proof of full vaccination kapag 18 pataas. Lahat ng indoor cinemas or movie houses operating at full capacity. Yung meetings, incentives, conferences, exhibition events, and permitted venues for social events katulad ng parties, wedding receptions, engagement parties, wedding anniversaries, debut and birthday parties, family reunions, and bridal or baby showers. Venues with live voice or wind instrument performers and audiences katulad ng karaoke bars, clubs, concert halls, and theaters. Indoor ancillary establishments sa mga hotel at iba pang accommodation establishments. And
venues for election-related events. Update naman po sa estado ng ating pagbabakuna. Mayroon na po tayong 135,479,183 na total doses administered as of February 27, 2022. Nasa mahigit 68.7 million na ang naka-first dose, habang nasa mahigit 63 million ang naka-complete dose or fully vaccinated ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Nasa mahigit 10.1 million naman ang nakatanggap ng booster or additional doses. Pumunta naman po tayo sa COVID-19 update. Patuloy ang pagbaba ng mga bagong kaso. Ayon sa February 27, 2022 COVID-19 case bulletin ng Department of Health, nasa 1,038 ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Sa bilang na ito, 91.5% po ang mild at asymptomatic, samantala ang positivity rate ay patuloy na mababa na nasa 5% na lamang. 5 tao ang nagpopositibo sa bawat 100 nagpapatest. A positivity rate of 5% and below is acceptable for the World Health Organization. Nasa 97% naman ang porsyento ng mga gumaling, mahigit 3.5 million po ang naka-recover at gumaling mula sa karamdamang ito. Amin naman pong malungkot na binabalita na kahapon ay mayroong 51 pumanaw dahil sa virus na ito. Our fatality rate is currently at 1.54%, which is lower than the 2% global average. Sa estado naman ng ating mga ospital, nasa below 27% na ang ating hospital care utilization rate. Bago tayo pumunta sa mga tanong ng MPC, makakasama po natin si Department of Health Undersecretary Maria Rosario Ferjere para magbigay ulat sa Alert Level 1. Yusek Rosette, para po malinaw sa lahat, ibig bang sabihin ng Alert Level 1 ay tapos na ba ang pandemya sa mga lugar na ito? Paano halimbawa kung magkaroon ng bagong variant habang tayo ay nasa Alert Level 1? At pangatlo, ano-ano po ang mga pangyayaring pwedeng maghudyat sa pagbalik natin sa Alert Level 2 mula sa Alert Level 1? Yusek Rosette? Yes, thank you very much, CABSEC. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po kay GM Artes ng MMDA. Good afternoon to all of you and to you, Sec. Rafi. CABSEC, hindi po ako nag-prepare ng akin pong presentation for today. But I just like to inform the public na unang-una po, yun pong ating alert level system, kahit po tayo ay nag-de-escalate na to alert level 1, is still in effect. So ibig sabihin po, kung sakasakaling dadating tayo sa punto na tayo po ay magkakaroon uli ng pagtaas ng kaso, kapag nakita po natin na yung utilization po ng ating mga ospital ay napupuno, yan po ay magiging sinyalis po para sa atin na tayo po uli ay mag-elevate or mag-escalate sa higher alert level. Ang magiging kaibahan na lang po sa previous alert levels natin would be that ito pong ating tinitignan ngayon na pagpaplano for NAP 5 sa transition plan natin, tinitignan natin na kung magtutuloy-tuloy po na milder form ang nagiging sakit dito po sa ating bansa at sa buong mundo, atin na pong isi-shift ang ating pagpo-focus from the numbers to the utilization ng ating mga facilities specifically for severe and critical cases. So ang ating pong pagbabantay, pag nakita nating tumataas ang kaso, mas naka-focus tayo sa severe and critical at kung paano po mapupuno ang ating mga facilities. And that would be the signal for us to escalate to another higher level kung sakasakali pong dumating sa punto na yon. Pangalawa, gusto ko lang ho din ipaliwanag sa ating mga kababayan, hindi pa ho tapos ang pandemya. Hindi pa rin po tayo dumarating dun sa sinasabi nating endemic state. Naandito po ngayon tayo sa level ng ating sitwasyon kung saan we are transitioning dito po sa gusto nating marating na new normal. Tayo po ay nagpe-prepara, hindi po dahil naging alert level 1 na ay not preparing po tayo. Hindi rin po ibig sabihin na kapag sinabi nating wala pa tayo sa endemic state, ay hindi na po tayo kailangang magbasta
at magkaroon ng preparation across the different sectors of society. Ang endemic state po, hindi po nangangahulugan na wala na pong gagawing aksyon ng ating gobyerno para maproteksyonan ang ating mga kababayan. Pangalawa, ang endemic state din hindi nangangahulugan na ang virus ay naging mas mild o ang virus ay nawala. Ang ibig sabihin po ng endemic state, ang virus ay naandyan na, kasama na po natin dito sa ating buhay. Ngunit acceptable na po ang mga numero ng ating mga kaso, acceptable na rin po para sa ating society o para sa ating mga Pilipino na ito pong pagtaas ng kaso o kaya ay pagkakaroon po ng mga pagkakamatay dahil sa COVID-19 ay acceptable na po sa atin. So dadating po tayo dyan na magiging predictable and manageable na po ang mga kaso sa ating bansa. At pangalawa, makikita natin na halos ganun na kataas ang bakunado sa ating bansa, which can balance off the level of transmission of COVID-19. And pag dumating po tayo sa punto na yan, we can already say that it's endemic already. Sa ngayon, we have de-escalated to alert level 1, but we are keeping our safeguards para po tayo ay maproteksyonan kung sakasakaling ang meron pa rin pong pagtaas ng kaso because the virus is still circulating among us, no? Nakikita ho natin, bagamat bumababa ang kaso, positivity rate is down, pero alam natin may mga nagkakasakit pa. At isa lang pong pag tayo po ay magbababa ng ating mga safeguards, halimbawa po bumaba ang ating compliance to minimum public health standards, na andyan pa rin po ang posibilidad na maaring tumaas ang kaso. Halimbawang may pumasok po uli na bagong variant dito po sa ating bansa, na ito po ay makapag-cause ng transmission o di kaya ay severe forms of the disease, maaari po tayo uling magtaas ng ating alert level system. So alert level system remains, pero it's going to be activated only kung kinakailangan kapag nakikita na ho natin na ang signals natin ay naandyan na, katulad ng pagtaas ng kaso, specifically severe and critical, and pagkapuno po ng ating mga facilities. Over to you, Pabsec. Maraming salamat, Yusek Rosette. Please stay on board for questions from the media. Makakasama rin po natin ngayong araw na ito si MMDA General Manager Romando Artes. GM, ano-ano pong paghanda ang ginagawa ng MMDA ngayong mag-alert level 1 na po sa Kalakhang, Maynila? Aasahan ba natin ang muling pagbalik ng traffic sa EDSA? Opo, magandang hapon po, Kamsek, kay Yusek Rere at kay Yusek Rocky at sa ating mga taga-subaybay. Unang-una po, pagkatapos niyo pong i-announce na ang NCR will be de-escalated to alert level 1, agad po nating pinulong ang Metro Manila Mayors kasama po si Sec. Charby, si Sec. Pins, Sec. Anyo at Sec. Mon Lopez para po ilatag sa kanila yung bago pong guidelines natin under alert level 1. Yan po ay diniscuss namin extensively. Ang mga katanungan po ng mga NCR mayors ay nasagot naman po ng DOH, ng ating mga cabinet secretaries na nandun po sa punong kagabi. At sinabi naman po nila na i-implement po nila fully itong mga bagong guidelines na ito. Alam naman po natin, CABSEC, na halos lahat ng bagong guidelines or protocols ay pinapilot sa NCR at successfully na i-implement naman po. At siguro po itong halos pa-endgame na po siguro tayo ay i-implement din po nila successfully. Pangalawa po, mamaya po may meeting po tayo sa DOTR para po pag-usapan yung pagbubukas po ng public transport. Nasabi niyo po na 100% na ng capacity at sabi po nila bubuksan na rin po nila 100% yung mga ruta ng mga pampublik sa sasakyan. Yun po namang pagdami ng sasakyan, pinaghahandaan din po natin yan. Miniting na rin po natin ang ating mga traffic enforcers. Yung coding po, ating po pag-aaralan after a week po siguro ng implementation ng alert level 1, pag-aaralan po natin kung dapat na po siya i-expand in relation po sa pagpapalik ng 100% capacity ng ating pampublikong transportasyon. Yan lamang po, CABSEC. Thank you, GM. Please, again, stay on board para sa mga katanungan mula sa mga kaibigan natin ng Malacañang Press Corps. At dahil po dyan, tumungo na po tayo kay Yusek Rocky para sa katanungan ng mga ng media. Opo.
Thank you, Secretary Karlo, kay Yusek Berhere, magandang hapon, at kay GM Artes. Una pong tanong mula kay Maricel Halili ng TV5 for MMDA, GM Artes, what will happen daw po to number coding scheme? Opo, ang number coding scheme po na kasalukuyang ini-implement po natin ay nananatili. Ito po ay Monday hanggang Friday, 5 to 8 p.m. Pero pinag-aaralan na po natin yung posibilidad na expand po yan sa 7 to 9 a.m. ng umaga. Dahil ayon po sa report ng aming mga traffic enforcers at sa ating pong data sa Traffic Engineering Center, ang pagsisikip po ng daloy ng traffic sa mga kalsada ng Pamaynilaan ay nangyayari po ng ganitong oras. Ito rin po ay paraan para bigyan po ng pagkakataon yung ating mga kababayan na pumasok sa kanilang trabaho na mas maaga at makalabas po sa window period between 9 to 5 p.m. 9 a.m. to 5 p.m. Pero tulad na nasabi ko, hindi po pa kaagad natin to i-implement at ayaw po naman natin isabay sa unang araw mag-implement ng Alert Level 1 dahil iyan din po ang unang araw na magbubukas yung pampublikong transportasyon. Titingnan po muna natin kung ano ang epekto nito, kung merong sufficient na transportation para po yung mga iisang sasakyan ay hindi na po makasama o makihalo pa sa pampublikong transportasyon use the. Opo. Thank you, GM Artes. From Rose Novenario ng Hataw, Kabsek, ano po ang reaksyon ng palasyo sa hirit na 5 pisong dagdag pasahe ng transport groups? May proseso po tayo dyan, no, na sa ilalim ng LTFRB. At per report ng LTFRB, ay meron na pong petisyon na na-file. Pinoproseso na po ng LTFRB at magkakaroon po ng hearing tungkol po dyan. So, hayaan muna natin na dumaan sa proseso ng LTFRB. Apo. Question from Rosalie Cos ng UNTV. Sir Karlo, ano po ang reaksyon ng palasyo sa panawagang suspension ng excise tax sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo? Posible po ba ito? Marami na rin pong transport groups ang humihiling nga ng dagdag pasahe. Pwede po ba sila mapagbigyan? Ano po ang latest directive ng Pangulo o ng Malacanang sa DOTR at LTFRB para po matugunan ang apilang ito ng mga tsuper? Opo, may mekanismo naman po tayo tungkol dyan, no, in that kung magkakaroon ba ng ganyan mga options, it will have to begin with the recommendation from the Department of Finance. At yan naman po ay ang basis ng recommendation ay sa pakikipag-usap, dialogo niya at pag-aaral at pagsusuri ng DBCC. At mula doon, from the DBCC and the Department of Finance, isasapinal ang kanilang recommendations at ibibigay kay Pangulong Duterte. At let's take it from there, no? So, yan po yung proseso na susundin natin. Well, thank you, Kamsek. Yes, let's go now to Mela Les Moras. Salamat, Yusek Rocky. Let's go now to Mela Les Moras ng PTB. Hi, good afternoon, Kabsek Nograles, Yusek Berhere, at GM Artes. Sir, unahin ko lang po question para if ever sa inyong tatlo, sa panig lang po ng Malacanang, ng DOH, at na even ng MMDA, paano po kaya natin matitiyak naman na kahit nga mag-alert level 1 na yung mga ilang lugar sa Pilipinas, paano natin matitiyak na hindi magkakaroon ng surge ng cases, lalo na sa gitna po ng campaign period? Well, una sa lahat, isinapinal din po namin kasabay na pag-release natin ng IATF resolution which identifies kung anong mga lugar ang alert level 1, no, at ano yung mananatiling alert level 2. Sinabay din po namin ang paglabas ng mas detalyadong guidelines nung kanong anong susundin nating mga guidelines for alert level 1. At makikita po natin dun sa guidelines na yan na ang number one rule po ay hindi dapat tanggalin ang mask, no? Constant po yan. Kailangan naka-mask po tayo, well-fitted mask. Make sure na lagi tayong naka-mask. At pangalawa po, yung bakuna, no? Especially sa mga 3Cs areas, no? Yung closed, crowded, close contact, ang papayagan nating pumasok,
ay dapat yung fully vaccinated po. Pag 18 pataas, dapat fully vaccinated. So dapat ma-implement din po yun, yung requirement na yun. No? And then, para sa mga fully vaccinated din po, ang panawagan natin, kasi lalong-lalo na sa alert level 1, for added protection, dagdag protection po, magpa-booster na po. Kahit fully vaccinated na kayo, kung yung boosters ay pwede na kayong mag-boosters, qualified na kayong mag-boosters, ay magpa-booster na po tayo, no? And then of course, lahat ng protocols na dapat susundin natin sa lahat ng establishmento, whether private or public, whether sa office or workplace, kailangan natin gawin. Huwag natin kalimutan yung PDITR, no? Prevent, detect, isolate, treat. Nandyan po lahat yan and reintegrate, no? PDITR strategies, nandun rin po sa guidelines, nakadetalye po yan. Para hindi magkalituhan at hindi malimutan ng napaka-importanteng mga kailangan nating gawin na PDITR strategy under Alert Level 1. Yusek Rosette, would you like to add? Yes, thank you po, Kabsek, and thank you, Mela, for that question. Gusto lang po natin ipagbigay alam sa ating mga kababayan, unang-una, na ito pong pag de-escalate natin to alert level 1, may ginagamit po tayong basis or metrics para masabi natin na ang isang lugar ay maaari na po nating bigyan ng ganung alert level. Dahil naniniwala po tayo na kapag ang tao po o ang mga tao sa isang lugar ay bakunado, mas nakokontrol po ang transmission ng sakit. Kaya po pag tinignan po natin, if you will observe, yun pong metrics na ginawa po natin, aside from the case trends at saka healthcare utilization, sinama po natin ang vaccination. Hindi lamang po yung pagbabakuna sa total population ng isang lugar, ibinigyang diin po natin ang pagbabakuna sa ating mga senior citizens, the A2, na binigyan po natin ng target na dapat sila ay naka-reach ng 80% of their senior citizens vaccinated, dahil ang mga nakakatanda, sila po talaga ang mas vulnerable sa malubhang sakit at pwedeng ikamatay nila itong COVID-19. Pangalawa, gusto ko lang hong ibigay paalam, no, sa ating publiko. I'd like to encourage everybody, nasa kamay po natin lahat para ma-sustain natin ito pong alert level 1 natin. Ayaw na po natin bumalik sa ating mga lockdown, sa ating pong mga restrictions before. So self-regulation is the key. In order for us to be able to sustain and continue on having this kind of lower alert level, lahat po tayo dapat tulong-tulong. Tulungan natin ang gobyerno na tayo ay laging patuloy, no, na magkaroon itong safety protocols na atin pong kinocomply. The government has set safety nets or safeguards para po kung sakaling ibaba nga sa alert level 1, meron pa rin po tayo ang karagdagang protection sa ating mga kababayan. Katulad po ng mga nabanggit ni Kabsek Nograles, ito po yung mga inilagay natin. Katulad ng kailangan pa rin nakamask palagian, kailangan bakunado ka kung papasok ka sa 3Cs, no? Yung atin pong mga settings na mas nakakahawa ang sakit. Kailangan po, meron din po tayong angking pagdedesisyon, pag nakita natin na maramihan na ang tao, mga mass gatherings, tayo na po ang mag-self-regulate. Kung sa tingin natin, hindi natin mapapatupad ng gusto ang ating pag-mask o yung physical distance na kailangan, tayo po ay pumunta lang doon sa mga talagang kailangan natin puntahan. And again, our request to our local governments and of course yung pong mga ating kandidato na sana po tayo ay tumulong din para masustenan natin itong alert level 1 status dito po sa mga areas natin sa ating bansa. Yes. GM, may gustong dagdag si GM about Metro Manila? Mga steps to be taken po, by our... Kamsek, tulad na nabanggit ko kanina, ang mga local government units po naman ng kamay nila ay hanggang ipatupad itong mga protocols na inilatag para sa alert level 1. Kasama na po dyan yung mga activities in relation to campaign. In fact, Kamsek, noong pong dalawang linggo na hiniling ng mga mayors ng Metro Manila na i-retain sa alert level 2 ang kamay nilaan, ito po ay ginamit nila para paghandaan yung de-escalation to alert level 1. At during this period, inobserve din po nila yung mga posibleng epekto ng pangangampanya sa kanilang lugar. Alam naman po natin na
may mga malaking rallies or motorcades na ginawa sa NCR. At nakita naman po nila na kahit po may konting violation insofar as social distancing is concerned, yung pa rin pong pag-wear ng mask ay naging epektibo naman po at dahil nakita nila na kahit na may malalaking okasyon sa kanilang lugar, wala pong naging spike cases at patuloy pa rin pong bumaba yung mga kaso. So, on the part naman po ng MMDA, sa mga kumukuha po ng permit sa amin para sa mga rallies, nire-remind din po namin sila, yung mga organizers at yung partido na kumukuha ng permit, na i-observe po yung mga protocols para po huwag magkahawaan sa COVID. Kapsek. Thank you, GM. Back to you, Mela. Okay, and Kapsek Nograles, tungkol naman po kay Pangulong Duterte, yan nga mag-alert level 1. Ano po kaya yung mga magiging schedule niya? At mamaya po ba magkakaroon po ba ng talk to the people? Opo, mamaya po may talk to the people si Pangulo. So abangan na lang po natin at mga kasama ni Pangulong Duterte sa talk to the people ang ilang mga piling cabinet officials, especially mga cabinet secretaries kung saan malaking bahagi ng jurisdiction ng kanilang department ang maaring mangangailangan talaga ng close monitoring, especially sa pag-shift natin to alert level 1. So abangan natin mamayang gabi. Opo, at panghuli na lamang po, Kabsek, isang ulat lamang po kani-kanina lamang na sa isang speech ni Senate President Tito Soto, in-announce niya na papayagan na ni Pangulong Duterte yung suspension ng lisensya ng isabong operators. May impormasyon po ba tayo tungkol dito? Abangan na lang din po natin yan mamaya, no, sa Talk to the People, or even before that kung meron kaming ilalabas na announcement. Okay, thank you so much po, Kapsek Nograles, Yusek Verhered, GM Artes, at Yusek Rocky. Maraming salamat, Mela. Back to you, Yusek Rocky. Yes, thank you, Sir Carlo. Tanong po mula kay Maki Pulido ng GMA News. Will the Philippines join other countries in condemning the Russian invasion of Ukraine? A similar question with Lanes Capanti of GMA News Online. Kung meron pong official statement in that regard, abangan na lang po natin na ito ay magmula dapat sa ating Secretary of Foreign Affairs unless si Pangulo na mismo ang magsasalita tungkol dyan. Opo. Kasi siya pa yung si Pangulo ang chief architect ng ating foreign policy. So it's either we hear it from the Secretary of Foreign Affairs or from the President himself. Opo. Basahin ko na lang po yung follow-up dyan. Baka po meron kayong madagdag ni Celarina Monte ng NHK. After Russia's attack in Ukraine, may we know President Duterte's position over the matter? Does the President support the position of his idol, President Putin versus Ukraine, or does he join the stance of other countries such as the U.S. versus Russia? Again, any statement with regard to foreign policy should emanate from the Secretary of Foreign Affairs or from the President himself. So abangan na lang po natin. From Pia Gutierrez ng ABS-CBN, may we clarify IATF rules on requiring proof of vaccination to enter venues on election-related events? Does this mean that only vaccinated individuals will be allowed to enter and cast their votes on polling centers on election day? COMELEC earlier said that even unvaccinated individuals can vote on the May 9 elections. Well, as it stands now, yung issuance ng IATF with regard to the updated guidelines for alert level 1 na sinabi po natin na kailangan fully vaccinated sa closed, crowded, and close contact areas, na kailangan fully vaccinated yung pupunta doon pag 18 pataas ang edad. Sa number 9 nakalagay is election-related activities. So as it stands now, ang pinag-uusapan dyan ngayon are pre-election day election-related activities. Ngayon, ang IATF ay patuloy na makikipag-ugnayan at mag-coordinate with the COMELEC. No? And we are confident that before election day itself, ay magkakaroon din po ng mga karagdagang mga
protocols and procedures na ipapalabas ang COMELEC to ensure na safe ang election day po natin. Again, this is also in fulfillment of our respect to COMELEC as an independent constitutional body na nasa kanyang jurisdiction po ang pag-conduct ng elections. Apo. Mula pa rin po kay Salarina Monte ng NHK, with the government's decision to place NCR and other areas under alert level 1 starting March, may we know its possible impact on the economy, like its contribution to GDP and employment? Yes, mamaya mas mapapaliwanag po ito ni Secretary Carl Chua ng NEDA. Presumably during the talk to the people ay mapabigyan din po siya ng pagkakataon na mas ma-project niya, no, anong magiging epekto nitong alert level 1 sa ating ekonomiya. That being said, with the new list of areas de-escalated to alert level 1 ayon sa NEDA, and some areas being de-escalated to alert level 2 from alert level 3, some retaining in alert level 2, ang expectations po natin na additional is 9.4 billion pesos worth in economic activity per week and 170,000 less unemployed individuals in the next 3 months. Kung tuloy-tuloy po itong pag-alert level 1 natin. Sunod po niyang tanong, with the rising inflation and easing of government's restrictions, do you think it is high time also for the labor sector to seek for an increase on minimum wage? Pagdating po sa topic on minimum wage, meron po tayong mekanismo dyan, no? Yung Regional Tripartite Wage and Productivity Board. So kailangan dun po natin idaan yan sa ating mga wage boards. Dumaan sa mekanismo po nung wage boards para ma-determine ang minimum wage levels per region. From Victoria tulad ng GMA News, Yusek Berhere, bakit marami pa rin particularly seniors and those with comorbidities ang hindi pa fully vaccinated sa Metro Manila? Complacent na ba ang public? Ano po ang ginagawa ng DOH to address this? Yes, Yusek Rocky, no? So unang-una po, we cannot equate naman na complacent ang public, especially here in NCR. Pag tinignan ho natin ang numero ng mga nababakunahan sa National Capital Region, more than pa po dun sa target nila ang nabakunahan ng NCR. They have a total population target for that 80 million, ha? Na meron po silang about 11.3 million na target sa NCR. Ang nababakunahan na po sa NCR is 11.5 million fully vaccinated individuals. As to senior citizens naman po ang NCR, meron na po silang almost 85% na senior citizens na nabakunahan na, and those with comorbidities, 96% na po. So pag tinignan po natin ang datos ng National Capital Region, I think it is not really complacency, pero kailangan lang po natin talaga sigurong suyudin ito pong ating mga komunidad sa NCR para makita pa natin yung iba natin nakakatanda na maaaring hindi nakakalabas na ng bahay, kailangan ng puntahan para bakunahan. Complacency in terms of vaccination, yan po yung tinitignan natin ngayon. Hindi po complacency kung hindi po yung pagbigbigay ng oras, especially for booster doses. Pag tinignan po natin ang ating accomplishment for booster doses, medyo hindi pa rin po mataas even here in NCR, at yan po ang kailangan nating ipaalala sa ating mga kababayan. During this time that Omicron is here, nasabi na po ng ebidensya, nasabi na po ng siyensya, kailangan po natin ng additional dose or booster para mabigyan po tayo ng appropriate at adequate na proteksyon laban po sa variant na ito. So hinihikayat po natin lahat, magpa-booster dose na po tayo para po tayo magkaroon ng enough na protection against this variant of concern that we now have here in the country. Apo, tanong pa rin po ni Victoria tulad, ano daw po ang bagong target for vaccination sa Metro Manila at sa buong bansa? Kaya po bang maabot ang deadline? Yes, it was already announced na ang atin pong bagong target para sa Metro Manila or sa buong bansa po
is 80% of the eligible population. So pag pinag-usapan po natin ang eligible population, ito po yung mga pwede na nating bakunahan. So ibig sabihin, tatanggalin po natin sa total population ng bansa muna sa ating pag-estima, yun po mga 0 to 4 years old na mga bata dahil hindi pa po sila eligible to be vaccinated. So our target would be 80% of our total population less the 0 to 4 years old population, which is about 11 million. So kung susumahin, mga 100 million ang 80%, at tayo ngayon po ay nagkakaroon na po ng mas mataas na antas ng pagbabakuna, at mararating po natin ito pong ating pong mga targets in the coming months sa tulong po ng ating mga local governments and of course our other sectors and private partners. Opo. From when a cost ng ABS-CBN, Yusek Berhere, kailan po mangyayari ang susunod na National Vaccination Days and ano po ang specific strategies to meet vaccination targets? Yes, Yusek Rocky. No? So yun pong ating susunod na bayanihan bakunahan ay pinag-uusapan na po ngayon ng ating National Vaccine Operations Center together, of course, with our concerned units and local governments. Atin pong tinitignan kung magiging posible na magkaroon ng buwan-buwan na bayanihan bakunahan, which helps us ramp up vaccination efforts in all of the areas in the country. Ang pinag-uusapan ho ngayon would be the strategies that will be employed. Napansin na ho natin during the last bayanihan bakunahan, mukhang exhausted na po yung fixed vaccination site natin na strategy. So ngayon po, mas papalawigin natin, mas magkakaroon po ng expansion nito pong pagbabakuna na maaari na po nating suyurin yung mga areas na mahirap po mapuntahan o meron pong inaccessibility of services for health. Yan po yung tinitignan ngayon at pinag-uusapan at magbibigay po tayong anunsyo sa ating publiko in the coming days. Opo. Mula pa rin po kay Wena Cos ng ABS-CBN, kay Sec. Karlo and Yusek Berhere, ano po ang plano at safeguards ng bansa if and when maapektuhan ng Russia-Ukraine conflict ang supply ng vaccines and other medical supplies ng bansa? Gaano kahanda ang ating healthcare system and pandemic response in the face of the Russia-Ukraine conflict? Well, right now, we're confident that we have enough vaccine supply now dito sa ating bansa. In fact, we are so confident na hinihikayat natin na ang lahat ng pwedeng magpa-booster ay magpa-booster na po. So na-secure na po natin ang mga kinakailangan nating supply ng vaccines dito sa ating bansa. But of course, ang next phase ng vaccination natin yung sa pediatric. Yun po yung sinesecure na natin currently, especially yung 5 to 11 years of age. But we're also very confident na whatever happens sa tensions happening now in Ukraine, that we with the international community also will ensure that the vaccine supplies needed for the Philippines will not be hampered or delayed. Maybe Yusek Rosette would also like to add. Yes, thank you po, Kabsek and Yusek Rocky. Unang-una, katulad po ng sabi ni Kabsek Nograles, we have sufficient and enough supply of vaccines in the country. We already have existing vaccine supplies na 225 million po dito sa ating bansa. Nakapag-deploy na po tayo ng 171 million, meron pa rin po tayong stockpile dito po sa ating mga warehouses. Pangalawa, tungkol naman po sa mga ibang medical technologies, katulad po ng mga gamot para po sa COVID-19, ang kagandahan po nung atin pong nagkaroon tayo ng sitwasyon na Omicron dito sa ating bansa, kahit papaano po ay nakaroon naman po tayo ng mga negotiations at commitment, no, galing po sa manufacturers, nagkaroon tayo ng stockpiling. Ayan po yung tinatawag that we were able to prepare. So hopefully, hindi tayo maapektuhan. Kung maapektuhan man, handa po ang ating healthcare system para po dito po sa mga kakailanganin natin kung sakasakali magkakaroon po ng ganitong epekto sa atin pong pagdidistribute ng ating logistics. Opo. From Jenna Balaoro ng GMA News, 100% capacity na rin ba sa mga sinihan, tabi-tabi ang mga tao sa upuan, o magkakaroon ba ng guidelines ang movie houses para dito? Similar question with the layout list ng GMA News. I suppose the question is for alert level 1. Ano po?
So under Alert Level 1, ang guidelines po natin para sa cinemas is that fully vaccinated individuals, kung 18 years old and above, kailangan po fully vaccinated bago papasukin sa cinema house. Yung 18 years old and above. Tapos, dapat po nakamask. Opo. From Jenna Balaoro pa rin ng GMA News, posible na ba ang face-to-face sa lahat ng eskwelahan under new normal? Yung sa face-to-face classes po, this is an ongoing discussion dahil for Alert Level 1, no, ang pinag-usapan natin dito is Alert Level 1. So this will be an ongoing discussion between DepEd, CHED, and TESDA. Although sa previous naman po natin na guidelines before natin release itong pinakabago, yung previous guidelines naman po natin is allowed naman ang face-to-face classes in Alert Level 1 as permitted by the President, no? So right now, ang tinitweak na lang po at fina-finalize kung ano yung additional guidelines na ilalagay natin for face-to-face classes, for basic education, higher education, and technical education. For you, Sec. Berhere, mula pa rin po kay Jenna Balaoro ng GMA News, meron bang nagpahayag na testing centers na magsasara o magbabawasan ng tao ngayong mag-alert level 1 na sa maraming lugar? Wala pa naman po tayong ganyan na mga abiso galing sa ating mga laboratories. Pero expectedly, makikita ho natin na yung iba pong natin mga tinayo na mga ganitong laboratorio ay babalik na po sa kanilang dati or normal na kanilang ginagawang mga operations. Kasi yung iba po nating RT-PCR lab ngayon, nirepurpose lang po natin para sa COVID. Yun pong kanilang laboratory ngayon, pwede na uling gamitin para sa ibang sakit kapag nagtuloy-tuloy po ang pagbaba ng sakit dito po na COVID-19 sa ating bansa. Pero I am advising all laboratories, please wait until the Department of Health can provide guidance kung kailan pwede nyo pong isara na o kaya ay ma-repurpose na uli o mabalik na uli sa dating operasyon ng inyong mga laboratoryong ginawa para sa COVID-19. Dahil wala pa po tayong sinasabing wala na ang virus. Nandito pa rin ang virus, patuloy pa rin po tayo magte-test. Although the demand, of course, at saka yung requirements natin ay bababa or liliit, pero hindi po talaga pwedeng totally na wala po tayong ganito mga laboratorio sa ating bansa. Apo. Thank you, Yusek Berhere. Maricel Adili ng TV5, Sir Karlo, kung hindi na required ang Stay Safe app and health declaration form, paano na po ang contact tracing? Does it mean na wala ng contact tracing? I think the question refers to sa Alert Level 1. No? So balikan natin yung sa guidelines ng Alert Level 1 for contact tracing. Ang nakaspecify po sa guidelines is individuals who tested positive for COVID-19, pag Alert Level 1, no? Shall inform their close contacts para ma-trigger yung response sa close contacts nila. So number one, pag unvaccinated po yung close contact nila, ay agad dapat mag-quarantine. No? Pag vaccinated naman, fully vaccinated yung close contact, dapat mag-symptoms monitoring. Pag magkaroon ng symptoms, isolate agad. Yung use ng health declaration form, paper-based contact tracing, ito paper-based, no? Yung nagsusulat ka. Not required for all agencies and establishments pagdating sa Alert Level 1. Yung Stay Safe po, which is an app or yung digital contact tracing po natin, is optional. So ganun po yung magiging shift natin pag Alert Level 1 pagdating sa contact tracing. And then, yung ating mga establishments and employers should also include COVID-19 case reports dun sa kanilang workplaces as part of work accident illness report form. So, sa workplaces, meron din pong responsibility or obligation ng mga employers to report the same. Apo. Kabilang sa work accident illness report. Opo. Second question po ni Maricel Adili, Sec. Carlo, can LGU impose their own requirements for interzonal travel? Halimbawa daw po sa Baguio or Boracay, pwede ba silang mag-require pa rin ng pass? So right now, the DILG is now coordinating, no, with the different LGUs na will be declared or has been declared Alert Level 1
beginning March 1, 2022, tomorrow. So right now, meron na pong ongoing conversation and coordination po ang DILG natin with the different LGUs na mag-alert level 1. Siyempre, maraming mga katanungan ang ating mga governors and mayors na pinapaklarify, and DILG is on top of it. Yung tanong po ni MJ Blanca Flor, na sagot niyo na about Isabong. Similar question po sila with Christina Maralit ng Daily Tribune, Trisha Terada ng CNN Philippines. From Chino Gascon ng GMA News, Image Satellite Firm Simon Laerty confirms presence of Chinese militia ships still lingering around Pag-asa Island and Union Banks area. May confirmation ba ang AFP or NTF, WPS or West Philippine Sea on this? Has there been any progress with Chinese government even since we filed the diplomatic protest? Ang mekanismo po natin has always been yung National Task Force on the West Philippine Sea. Sila po yung nagre-report kung may na-detect po na presence of foreign ships. And this is reported to DFA. Ang DFA ay agad in charge na mag-file ng mga diplomatic protests. So ito po yung official mechanism natin. At yan po yung dapat nating i-monitor at tingnan kung meron bang nag-fire off ba ng diplomatic protest yung ating DFA. And that the basis of the diplomatic protest is the report to them by the National Task Force on the West Philippine Sea. Apo. From Kylie Atienza and Business World, the Department of Energy Undersecretary Gerardo Urquiza Jr. said earlier today that the bill seeking to amend the oil deregulation law is still pending in Congress. Does the President support the bill? Will he certify it as urgent, especially now that oil prices have been risen amid the Ukraine-Russia crisis? Again, let's refer back to the mechanism, no? DBCC magbibigay ng recommendations to the Department of Finance. The Department of Finance will submit its recommendation to the President, and that the President will make his decision. That being said, I would also like to refer you to the statement ng DBCC, and ayon sa statement ng Development Budget Coordination Committee, our government remains ready to provide targeted relief assistance and support to address the impact of the oil price hike for affected sectors, especially public utility vehicle drivers, farmers, and fisherfolk. To assist the transport sector, government is preparing to release 2.5 billion pesos for the fuel subsidy program of the Department of Transportation. This aims to provide fuel vouchers to cover over 377,000 qualified PUV drivers who are operating jeepneys, UV Express, taxis, tricycles, and other full-time ride-hailing and delivery services nationwide. In addition, the Department of Agriculture has a budget of 500 million pesos to provide assistance through fuel discounts to farmers and fisherfolk who either individually own and operate agricultural and fishery machinery or operate through a farmers organization or cooperative. Moreover, government is also pursuing a holistic value chain approach to ensure adequate and affordable food supply amidst the rising oil prices. In particular, the Department of Agriculture supports legislation such as Senate Bill No. 139 or the Philippine Livestock Development Industry Act and Senate Bill No. 2176 or the Affordable Pork Act to help ease possible domestic supply constraints and prevent its effects on prices. Opo. May follow-up lang din po si Kylie Atienza ng Business World. The bill seeking to suspend the excise taxes on fuel products is also pending in Congress. Ano daw po ang future ng panukalang ito? Let's await recommendations from the DBCC and our Department of Finance, and ultimately, hintayin po natin anong magiging desisyon ni Pangulo. Opo.
From Summit Manila ng Business Mirror, Secretary Karlo, will participants for election campaign convoys of 2022 candidates also be mandated to present proof that they are fully vaccinated against COVID-19? Sino po ang mag-enforce nito at ano po ang sanction kung may violation po nito? Let's refer back to the COMELEC guidelines, no? The COMELEC has issued guidelines on the do's and don'ts on election-related activities. At kabilang po dyan yung convoys pag alert level 1 or alert level 2 or whatever alert level. So based sa guidelines ng COMELEC, meron po nakalagay dyan ano yung mga do's and don'ts per alert level. So yun po ang i-refer po natin. Apo. Panghuli na lang po, from Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, ang CABSEC, may update na po ba sa investigation sa pagbaksak ng PMP chopper na susundo sana kay PMP Chief Gennardo Carlos sa Balesin? May mga nabanggit or nasabi ng mga statements po ang ating Secretary of the Interior and Local Government, si Secretary Anyo. So we refer you to those statements. Okay. Thank you, CABSEC. Thank you, Yusek Berhere and kay GM Artes. Maraming salamat, Yusek Rocky. At maraming salamat din po kay Yusek Rosette. And of course, to GM Artes. Mga kababayan, sa pangunguna ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pambansang pagtugon, malayo na po ang ating narating kung pakikiisa lamang din naman ang pag-uusapan. Eto nga't, sasampa na tayo bukas sa Alert Level 1 dito sa NCR at 38 pang mga lugar sa bansa. Patunay ito sa bisa at kapangyarihan ng pagtutulungan. Mula sa masusing pagsunod sa mga patakaran at ibang pag-iingat hanggang sa pagtugon sa panawagan ng malawakang pagbabakuna, umangat ang natatanging kulturang Pilipino sa pagbabayanihan. Ito ang naging susi kung bakit marami mga lugar sa bansa ay magluluwag na simula bukas, auno ng Marso 2022. Tagumpay mang maituturing ang ating pagsampa sa Alert Level 1, hindi pa panahon para magdiwang. Kailangan pa rin po nating maging responsable sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating komunidad. Bagamat ating naagapan, nasa gitna pa rin natin ang banta ng COVID-19. Kaya patuloy ang ating paalala at panawagan sa pagbabakuna. Ang mga bakunang binibigay ng pamahalaan ay garantisadong dekalidad, ligtas at epektibo. At sa mga nabakunahan na, huwag kalimutang magpa-booster. For those whose children age 5 to 11 are now qualified to receive vaccines, please have your children vaccinated. Dagdag protection ang mga ito. Lagi din po nating tandaan ang mga basics, ang tamang pagsusuot ng mask, ang paghugas ng kamay, at ang pagtiyak na may sapat na airflow sa loob at labas ng inyong tahanan at workplace at mga establishmentong pinapasukan. Kumain ng masustansya at balanse, matulog ng sapat, at ugaliing mag-exercise. Stay safe and healthy, Pilipinas. Bida tayo sa new normal. Today, we are reaping the rewards of collective action. It is collective action that has resulted in more than just relaxed restrictions in our daily lives. It also means reduced restrictions that will contribute to more livelihood opportunities and better incomes for many of our kababayans. Ganun pa man, huwag po nating kalimutang magpasalamat sa poong may kapal. Ipanalangin natin ang lubos na paggaling ng ating bansa mula sa pandemyang ito. Maraming salamat po. May all of you have a pleasant, safe, and productive week ahead. God bless.